Yan, so tapos na yung ating adjusting entries, no? Tapos na to. Next natin, closing entries in the books of Aaron and Flo. So sa closing entries, no? Hindi natin magagawa yung closing entries, no? Kung hindi natin natapos yung adjust. Dahil kailangan yung adjusting, no, para magawa natin yung closing entries, gagamitin ulit natin itong data. Gagamitin natin itong data ng adjusting entries ni Aaron tsaka ni Flo. Yan. Tapos, dahil may adjusting entries na tayo, punta na tayo sa closing entries, gagamitin din natin, no, yung data ng balance sheet for Aaron and Flo. Kasi bago tayo mag-closing entries, no, ire-reflect muna natin itong mga adjusting entries doon sa mga balance sheets na naka-indicate. So yung adjusting entries ni Aaron, ire-reflect natin sa balance sheet ni Aaron. Tapos yung adjusting entries ni Flo, ire-reflect natin sa balance sheet ni Flo. So, uunahin natin yung kay Aaron, no? So, yung balance sheet ni Aaron, yan, eto na siya, no? So, sinulat ko na siya para kahit paano mas mapabilis, no? Itong ating magiging discussion as to closing entries. So, yung data na to, yan, yung data na yan, galing lang din yan doon sa data ng balance sheet ni galing lang din sa data ng balance sheet ni Aaron. Sinulat lang natin siya dito, no? And kapag gagawa tayo ng adjusted balance sheet, no? Kasi kailangan ng adjusted balance sheet para magawa natin yung closing entries, no? Maglagay tayo ng konting espasyo, no? Kagaya nito, pansin nyo, may space, no, na naka-indicate dyan. Pati dun sa space between the notes payable and capital, no? Kaya yan may space kasi baka merong mga bagong asset accounts or liability accounts na mag-appear dun sa adjusting entries. Dito natin siya ilalagay, no? Para mas madali yung ating magiging closing. So again, no, itong data na to, galing lang din yan dito sa data ni Aaron, no, dun sa problem. Yan. So ang gagawin natin, ire-reflect natin yung mga adjusting entries ni Aaron. Yan, so kay Aaron muna tayo, ha. Unahin natin itong adjusting entry letter. So debit, capital, credit, merchandise, inventory. So debit capital, nabawasan yung capital ni Aaron, so minus 12, no? Ayan. Tapos nabawasan din yung inventory, so minus 12 sa merchandise inventory. Ayan, no? So posting, no? Posting to ng ating adjusting entry. Next natin, Aaron capital, debit 7,200, so bawas ng 7,200. Tapos yung allowance for doubtful accounts, credit ng 72. So dagdagan natin to ng 7,200. Yan. Next natin, debit rent receivable. So meron bang existing na rent receivable si Aaron? Wala, no? So dahil walang nakalagay, dito natin siya ilalagay sa espasyo na to, no. Ayan. Ito yung purpose ng ano, no, ng space diyan, no, para sa mga ganyang account, no, na hindi pa nag-a-appear dun sa balance sheet ni Aaron. So 12,000. Sorry, dapat pala dito na lang, no. Dito na lang, 12,000. Tapos credit Aaron capital, so plus 12. And so I hope nasusundan niyo, no, yung ating ginagawa ngayon. So ano lang to, application lang to ng
basic accounting, no? Next natin, letter E, no? Debit and capital, 8,400. So, debit. Dahil debit yan, bawas, no? Kabawasan sa capital. Yan. Tapos, credit office supplies, 8,400. So, minus 8,400. Ano pa? Yun, tingnan natin yung lower part ng papel, no? Kasi may mga adjusting entries pa doon. Ayan, ito. Letter F, Eren Capital, debit 6,000. So, minus 6,000. Capital, no? Credit balance yan, normal balance yan. Kapag debit yan, nababawasan. Credit, accumulated depreciation, 6,000. So, dadagdagan natin the accumulated depreciation ng 6,000 pesos. Next natin, Eren Capital na 1,840, no, debit. So, minus 1,840. Ayan. Credit interest payable. So, ayan. Ito rin yung purpose. Bakit may space, no? Na extra between the liabilities and capital. Para paglagyan ng mga bagong liability. Gaya na ito, may interest payable. So, wala namang interest payable si si Eren. Kaya, bagong account. So, 1,840. So, dito na lang. Ayan. So, tapos na, no? Hanggang dyan lang yung ating adjusting entries. Ayan. So, na-post na natin yung mga adjusting entries sa balance sheet ni Eren. So, determine natin yung mga adjusted balance. No? So, sa cash, we have 90,000. Dito na lang, no? 90,000. Sa AR 216. Sa allowance for doubtful accounts, no? 4,800 plus 7,200. So, 12,000. 192 minus 12, that is 180. 32,400 minus 8,424. Ayan. Equipment, 120,000. Tapos, yung accumulated depreciation, 54 plus 60, negative 60. Ayan, no? Credit balance. Tapos may rent receivable na 12,000. Ayan. Total assets, no? 90 plus 216 minus 12 plus 180 plus 24 plus 120 minus 60 plus 12,000 equal 570. Ayan, 570. Next natin, no, yung liabilities, no? Accounts payable still will remain 159.6, notes payable 60,000, tapos interest payable 1,840. Now sa capital naman 372 minus 12 minus 7.2 plus 12 minus 8.4 minus 6 minus 1,840, that is 348. Yun na lang, no? 300 equals, no, dito na lang, 348,560. Yan. So, 159.6 plus 60,000 plus 1,840 plus 348, 560, that is
570,000. Yan. So ito yung ating adjusted balances, no? Ito yung sa assets, ito yung sa liabilities, no? Then ito yung sa capital. Ayan. So nagawa na natin yung adjusted balance sheet ni Eren. At dahil may adjusted balance sheet na tayo, magagawa na natin yung closing entries in the books of Eren. Ngayon, kaya natin ginagawa yung closing entries, no? Kasi si Eren at si Flock magpo-form ng partnership. Pagsasamahin nila basically yung kani-kanilang mga negosyo. Yung negosyo ni Eren at negosyo ni Flock magiging isa, no? Basically, ganun. Kaya ang mangyayari, kaya ginagawa natin yung closing entries, kasi mawawala na yung negosyo ni Eren, no? Yung kanyang negosyo. Ililipat niya na yon sa partnership. Kaya tatanggalin natin yung lahat ng kanyang records dun sa negosyo. Kasi once na nabuo yung partnership, yung negosyo ni Eren, no? Kasi nga sole proprietor siya, mawawala na. Kaya close na natin din yung kanyang record. Now sa closing entries, no? Sa closing entries natin, basically ang gagawin lang natin, gagawin nating zero yung balances ng bawat account, no? Halimbawa class, no, yung cash na 90,000. Dapat after closing entries, zero yung balance nan, no? At dahil kailangan zero yung balance nan, kailangan din nating mag-credit ng same amount na 90,000 pesos. Lahat ng asset basically debit balance. Debit balance. Kapag kinalos natin yan, lalagyan natin sa credit. Siyempre, exception doon yung mga contra-asset. Tapos sa liabilities, equity or capital, credit balance yan, normal balance niya. Kapag kinalos natin yan, magiging debit. So, dahil ito yung mga magiging debit, no? Ayan, accounts payable, so unahin natin yan. Debit, accounts payable. Saan ba? Dito na lang, no? So, ito yung magiging closing entry sa books ni Eren. Accounts payable, 159,600. Notes payable, 60,000. Interest payable, 1,840. Ayan. Tapos, debit Eren Capital, no? Debit Eren Capital, 348,500. Yan. Ito yung mga debit, no? Yan. So, okay na to, okay na to, okay na to. So, okay na rin. Yan. So, close na yung ating mga liabilities, no? Saka capital account. Or capital account, sorry. Kay Eren nga lang pala to, no? Capital account. Next natin, no, close naman natin yung mga asset. So cash AR, no? So dahil asset 'yan, debit balance, kapag kinulos natin 'yan, sa credit balance ang punta na, no. Credit cash 90,000. Accounts receivable 216. How about tong allowance for doubtful accounts, no? Ito ay asset account, no, pero credit ang normal balance niya kasi nga contra asset siya. Dahil credit 'yan, normal balance, kapag pinulos natin 'yan, magiging debit, no? Ayan. Debit allowance for doubtful accounts 12,000 pesos. So close na 'to, no. Next natin, merchandise inventory 180. Next natin, office supplies, no? Office supplies credit 24, credit equipment 120. Ano? How about tong accumulated depreciation? So credit ang normal balance nito, no?
Kapag kinalose natin yan, magiging debit, accumulated depreciation, 60,000. Tapos, yung rent receivable, no, debit normal balance, therefore credit kapag closing entry, 12,000. So ito, itong closing entry na to, no, ito yung closing entry in the books of Eren, no. Wala pang libro na partnership dito, ha. Wala pang record ng or wala pang record ang partnership. Ginagawa natin itong mga entries na to sa records pa lang ng bawat proprietor. So dito sa records pa lang to ni Eren. So meron na tayong closing entries kay Eren. So, tama ba? Balanse ba ang debit and credit? Balanse naman ang ating ano eh, no? Ang ating adjusted balance sheet eh. Kung balanse ang ating adjusted balance sheet, so most likely, no, balanse din ang ating closing entries. Sunod natin nagagawin yung kay Flock naman, no. So ito yung closing entries for